It's 5 o'clock in the morning. Andito ako ngayon sa San Salvador, isang isla dito sa bayan ng Masinloc sa Zambales. Ito yung isa sa mga pinakamayamang parte ng karagatan dito sa Zambales. Talagang very rich yung kanilang coral reef at kung ano-anong mga shellfish, isda at mga sea urchins daw ang makukuha natin ngayong umaga. Excited na ako. Ang yaman ng kalikasan ng Zambales makikita rin sa ilalim ng kanilang karagatan. Bukod sa mga isda, sagana rin sa iba't ibang shellfish ang kanilang dagat. Isa na rito ang pamislat o elephant ear mussel. Itong isla ng San Salvador dito sa Masinloc, Zambales, kilalang kilala ito para dito sa kakaibang shell na ito na kung tawagin nila pamislat. Si Kuya Joseph ang kumuha nito. Hindi raw bababa sa 12 feet ang lalim na sinisisid ni Joseph sa tuwing nangunguha siya ng pamislat. Nakabaon daw kasi sa buhangin ng mga ito. Ano bang Ano ba ito? Ano itong ano niya? Nakanan na yun, ma'am. Yung parang mata na yun, ma'am. Ah, paano ito kinukuha? Kinuhukay pa po. Hinuhukay pa? Opo. Sa ilalim ng dagat? Buhangin. Sa buhangin. Nakabaon siya dun sa ilalim ng buhangin. So, hindi mo makikita. Pero para makita mo siya, ito daw, sabi ni Kuya Joseph, humahaba daw ito ng hanggang ganito. Opo. Nakausli po talaga. Nas nakausli. Ito lang, kung nakikita ninyo yung butas na yan, oh, yan yung mata ng pamislat. Tapos nakausli siya doon sa buhangin. Opo. So ang kailangan mong hanapin yung maliit na mata niya. Opo. Para makita ang mga pamislat, kinakapa ito sa buhangin. Saka huhukayin. Nahahawig sa tahong ang pamislat. Pero ang pagkakaiba nito, puti ang kulay ng shell nito na nahahawig daw sa tenga ng elepante. Sabi nila, kapag pinagdikit mo siya na ganyan, para siyang tenga ng elepante. Actually, even yung kanyang aparato dito, para siyang kakulay at ka-shape din nung trunk ng elephant, pati yung balat niya parang balat ng elepante. Sa resort na ito sa San Salvador Island, ang best-seller nilang pamislat dish may French twist, ang pamislat marinier. Kasama ko dito si Miss Merly Meru. Oo. Si Miss Merly ay taga Bulacan. Yes. Oo, pero ang kanyang asawa ay taga Masinloc. Right. But most of your life, half of your life, you're in France. Yes. Oo. Tama po. Oo, at doon mo natutunan itong recipe na ito. So ano po una natin gagawin? Lalagyan natin siya ng butter. Hintayin natin konti, na uminit. Medyo mamelt siya ng konti. So ito, itong pamislat, itong iluluto nating dish, para siyang east meets west na kumbaga. Right. Kasi fusion siya. Oo, parang yes. Fusion na siya dahil yung ang ating natin ay ingredient local ay local. Pamislat. Oo, yes. Pero ang ating way of cooking ay French. A la Frances ang tawag nila sa ganon. Igigisa muna ang bawang at sibuyas at lalagyan ng konting tubig. So, ilalagay natin yung ating white cream. Ang bango na. All-purpose cream. Yeah. Okay. So, pwede na natin siya ilagay. Yan. Kanin na natin siya. Okay, sorry. Yan. Okay. Kapag bumukas ng shell, luto na ang pamislat. Pwede nang ilagay ang celery na magbibigay dito ng masarap na aroma. So, yan na. Okay na yan. Pwede na natin i-pour yung ang bango. Wine. Ah, ito is white wine. Yeah, this is white wine. Mm-hmm. Puyi, ang tawag niya ay Puyi Fumé. Mm-hmm. One of the best white wines in France. So actually, yung wine, kapag nilalagay naman sa mga recipes, hindi naman ito para malasing tayo or whatever. Kasi niluluto naman siya, so nawawala naman yung kanyang alcohol content. Yeah. Naglalagay talaga ng wine sa mga recipe yung mga Europeans to bring out the natural flavor of seafood. Ilang minuto pa, luto na ang pamislat marinier. Mmm! Sarap! Ang sarap! Mas masarap kesa sa tahong. Maniwala kayo sa akin. Ibang-iba siya talaga. Para siyang ibang lasa. Halo ng clam at tahong. Oh my gosh! Iba siya? Mm-mm.
Tapos perfect na perfect yung very very subtle na taste ng white wine at saka ng celery sa kanya. May konting flavor. Oh my gosh, look at that. Wow. Ang sarap. Pero kung ang hanap nyo ay putahing Pinoy na Pinoy, tikman ang kanilang pambatong adobong pamislat. So napaka-versatile nitong pamislat na to, or elephant ear mussels. Pwede pang gawin siya ng iba't ibang klaseng dish. Ito ay yung ating pamislat na inadobo. Aha. Manamis-namis siya kasi nilagyan ng banana flour. Masarap din siya. Perfect ito para doon sa mga mahihilig sa medyo manamis-namis na flavor. Ang pamislat hindi lang pang-ulam, pwede rin pang-merienda. Narito na ang veggie lumpia pamislat. Ito na yung pamislat na lumpia. I love this. Very refreshing. Sarap. Bagay, at saka ang sarap ng sauce. Hindi malansa at all kahit na seafood siya. Bukod sa pamislat, may iba pang shellfish na makukuha sa kanilang dagat. Mga shellfish na may kakaibang pangalan tulad ng pamaypay at pusa-pusa. Ang shellfish na ito, tinawag nilang pamaypay dahil nahahawig ito sa hugis ng pamaypay. Ang mga mangingisdang sina Janwi at Mike, sumisisid din para manguha ng pamaypay. Gaya ng pamislat, nakabaon din kasi ang pamaypay sa buhangin sa ilalim ng dagat. Tiyaga po talaga magmangisda, ma'am, kasi pag hindi ka po magtiyaga, wala po kayong makukuha. Kailangan po ingat rin po ang pagkuha nito, kasi po pag hindi ka po maingat, masugat po kayo. Kasi matalim po ito eh. Mas madali namang manguha ng balayawan o pusa-pusa. Sa mababaw na parte lang kasi ng dagat ito makukuha. Madali lang po damputin yan po, ma'am. Kasi di po sila yun ano yan. Hinahanap mo po po sila yun, ma'am. Para ibinta, para may pagkabuhay, buhayan. Para sa ating mga magulang, pamilya. Tinawag itong pusa-pusa dahil bukod sa may mga balahibo ito, parang paarin daw ng pusa ang shell nito. Ang mga Zambaleño, simple lang daw ang paboritong luto sa pusa-pusa, inihaw. Pagka-ihaw, pupukpukin lang ang shell nito para makuha ang laman sa loob. Pero sa mga mahihilig naman sa sabaw gaya ni Nanay Eva Jean, masarap ding isahog ang shell na ito sa sinigang. Magluto po tayo ng sinigang na balayawan. Tawag po sa amin dito sa Zambales is pusa-pusa po. Papakulo po tayong tubig. Sa pagluluto nito, pagkukuluan lang ang luya at sibuyas. Kapag kumulo na, sunod na ilalagay ang pusa-pusa. Hayaan lang itong kumulo pa ng 3 hanggang 5 minuto, saka na isunod ang pechay, siling berde at pampalasa. Ilang minuto pa, ready to serve na ang sinigang na pusa-pusa shell. Very good and chewy. It's very tasty, like they say in the Philippines. Oh, masarap! Pagdating naman sa pamaypay, may special dish na ituturo sa atin si Nanay Susan. Ang veggie dish na dinding-ding, na impluensya ng mga Ilocano sa lutuing Zambaleño, mas pinasarap ni Nanay Susan gamit ang pamaypay. Simple lang ang pagluluto nito, igigisa ang bawang, sibuyas at pamaypay meat. Okay po, nailagay na po natin ating pamaypay. Hayaan po muna natin siyang maging golden brown para mas masarap po. Dadagdagan ito ng tubig at kapag kumukulo na, sunod na ilalagay ang talong, talbos ng sitaw at bulaklak ng kalabasa. Ayan po, hayaan po muna natin siyang kumulo ng ilang minuto para po mag-absorb po yung lasa niya. Saka titimplahan ng bagoong isda at iba pang pampalasa. Kapag luto na ang gulay, pwede nang tikman ang dinding-ding na pamaypay. Bagay na bagay yung pamaypay sa dinding-ding.